may-ari ng bahay na tinitirhan ng kanyang batugang mga pamangkin. At siya pa po ang pinapalalayas, minumura, at tinatangkaan pa yung kanyang buhay. Kimedala kayong papeles dito, patunay na kayo may-ari itong bahay na tinitirhan ng mga pamangkin nyo. Kasama ka na doon. Sa isang kwarto. Pero yung bahay na yun, ikaw may-ari. Opo. Ito nga yung dokumento, patunay. At nagkaroon na ito ng barangay resolution. Sila ay pumapayag at sila ay pinapaalis na. Dito po sa barangay resolution, will vacate the premises within 3 months on or before July 30. Opo, this coming. Pero bago dumating ang July 30, May 8, okay, sinabi nitong Joel Gallardo, ito yung isang pamangkin, opo, hindi siya tutupad sa kasunduan sa dahilan ito ilabag sa batas at binabaliwala niya ito. Opo. Ang tapang naman ang apog nito. At nagbabanta pa ito sa inyo na patayin kayo. Opo. Kita dalawa sila yung babae, kapatid niya po, ginaganon pa po ako. At dinidirty finger pa kayo. Opo, mamamatay ka amin yan. Ano ito, adik? Hindi ko alam po kasi may trabaho naman sila po, kaya nila mag-upa. Ano pong trabaho naman ito? Janitor, pero kasi isa akong tumulong na tinaaral po. Bago namatay ang tatay, sabi, natulungan kayo yung mga kapatid ko nga. Ang tatay nilang kapatid mo? Opo, yung kuya ko naman. Opo, bago opo namatay po, sinabi niya, oh, pinag-aral na kayo, may trabaho na kayo, may pamilya na kayo, iwanan nyo na yung bahay tita Koray nyo. Parang pakinabangan naman niya. Hindi nila tinupad po, gusto pa nga nalang mamamatay ako. Nung sinabi ko minsan na, kailan kayo alis? Maghintay ka ng 80 years. 80 years, ilang taong ka na? 100 plus na ako, 75 na ako ngayon. Bastos talagang filosofo. Opo. Chairman Ernesto Solis ng Barangay 191 Pasay City. Chairman, binabastos kayo nitong si Joel Gallardo. Kung ganyan talaga ako gali ng mga yan, wala na tayo makakawa dyan. Sir naman, bastusin pala kayo. Sir, kapag hindi niyo po kaya, ako po kakayanin ko to, trust me. Pero kapag ako po nagpa-implement nito, sampal sa inyo to. Wala tayo makakawa niya. Ito pong papel na pinangahawakan ni nanay ngayon, patunay na siya po'y may-ari ng bahay. Opo. Itong mga batang ito na nakikitira kay ma'am, binabastos siya araw-araw at binabanta niyo kanyang buhay. Kung hindi niyo po kaya, takot po kayo, naduduwag kayo, then ako na lang po kasama ang PNP. Okay, mahala po kayo, sir. Sir, wag na ko kayo maging barangay chairman kaya. Mawalang galang na po sa inyo, sir. Eh, sa harap, sir, ibang barangay chairman na lang na halal dyan. Siguro. Sa susunod na lang, sir, eh, sabihin ko sa mga butante, mag-elect na lang ibang chairman. Wag na lang kayo. Sige, sir. Mahala na kayo, sir. Sir. Kayo, kung siya'y binabantaan, eh, wala na ho kami magagawa dyan kasi personal lang niya yan, eh. Oh, shoot. Sir, ito na nga po, nagbigay ka ng resolution, nag-agree siya. Pagkatapos, nung sinabi niya, oy, ayoko nang sumunod dyan sa resolution na yan, wala kang action. Eh di, ba't pa kayo nag-issue ng resolution? Kasi, wala palang ngipin tong resolution. Lahat ng tao sa barangay 191 Zone 20, I'm gonna tell them, marami na nun sa amin ngayon, na wag na kayo pumunta sa barangay kung gusto niyo pong maayos yung problema ninyo dahil inutil din pala, issue ng resolution, and then later on, di pa, oh, tumatawa ka. Hindi pala kayo ipatupad. Bahala ko kayo, sir. Kung yan ang gusto niyo sabihin sa kanila. Tapos na po yung tulong ko. Itong complainant, kanina pa umiiyak, siya po'y pinagbabantaan yung kanyang buhay. Siya po'y minumura. Siya po ay tinatakot. Kung siya'y pinabantaan, ibang kaso naman dapat sinampan niya. So gagawa ulit kayo ng resolution and then later on, pag sinabi niya, hindi, tuloy-tuloy ko pa rin takutin to, wala kayong pakialam. So, ang sarap nito mga sir, ano? Alam niyo, sir, so mawalang gala na po sa inyo, chairman. Nagsayang lang po ako ng laway ko. Nagsayang lang po ako ng oras ko. Salamat po, chairman. Salamat din po sa inyo, sir. Colonel Bernard Young, Chief of Police ng Pasay PNP. Andito po yung isang matandang dalaga at siya po 75 years old. Siya po ang may-ari ng property na kung saan nakatira siya, pati yung dalawa niyang pamangkin. Itong dalawa niyang pamangkin, araw-araw po sa ginawa ng Diyos, walang ginawa kundi takutin siya para mamatay na siya para i-take over po yung property. So, sir, sasamahan po namin itong sinanay, evict na po natin itong dalawang pamangkin niya dahil nga po palagi nagbabanta. Itong sinanay, takot na umuwi dahil palagi siyang sinasabihan, papatayin. So sir ha, mamaya magpagtulungan natin. Opo, opo, no problem po. Colonel Young, sobrang thank you. Colonel Young ha, mabuhay po kayo. Walang naman po. Ma'am, sasama namin kayo, abangan natin. Pag uwi nila, yung kanilang mga gamit, tapon natin sa... Hindi, bigyan natin kay chairman. Tingnan natin kung ano gagawin ni chairman. Kung humingi ng isang buwan po, paano yun? Hindi na. Ito na, may binigyan na silang tatlong buwan eh. Opo, inayawan nila. Oh, tapos tuloy-tuloy pagbabanta sa'yo. Opo, binakbak pa nila sa likod ko po eh. Ganito pa, sir. Pinaregister nila yung bahay ko na hindi ko alam. Nabawi ko kasi sabi ni sir. Ah, so ibig sabihin tinatangka nilang i-register sa pangalan nila? Opo, na tapos na, sir. Eh, ang Diyos marunong, tinip niya ako. Yung ibig sabihin, sa akin inabot yung singilan ng amilyar. Eh, nakita nila bahay ko yon. Di, sabi ko, bakit may bahay na sila? Nung hindi ka kasi ako makakita, ginamitan ko magnifier po. Ito, so, nag-attempt sila? Buti nila, talaga marunong ang Diyos, yes, ginagabayan po ka ng Diyos, opo, nakarating sa inyong kaalaman yung attempt nila, opo, naagapan mo. Opo, may cancellation dito, sir. Grabe talaga, manluloko. Ito ano, ma'am, ang importante rito, kaya natin sila paalisin, unang-una,
dahil kayo po'y binabantaan, may panganib po sa buhay ninyo. Uh-huh. Kaya kailangan maalis na sila doon. Itong dalawang pamangking ko, si Joel at Nedna, binabantan ako. Noon pa hanggang ngayon, binabantan ako papatayin. Sa kanila daw yung aking bahay pag namatay ako. Wala daw akong ano, sir, tulungan niyo po ko. Hanggang ngayon noon at hanggang ngayon, sir, binakbakpan nila yung likod ko ng bahay ko, sir. Baka mamaya po. Kasi magkadikit lang po yung kwarto namin. Baka patayin po ako kasi sinabi nila pag namatay ka, amin yan. Sabi ganun, mamamatay ka. Sabi ganun po. Eh akin po yun. Pera ko po ginamit ko doon. Hindi ko maminana sa nanay ko, tatay ko. Akin po yun. Ginagirapan ko po yun. Tinulungan ko pa sila po. Yes, ko, Lord. Huwag mo. Takot ako pag natutulog ako kasi magkadikit lang po yung kwarto namin. Lalo sirang-sira na po yung tinitira ng kwarto. Tadyakan lang po, makapasok na sila. Natakot ka baka mamaya yung kanilang banta na papatayin ka? Pag natutulog ka, gagawin nila yon, papatayin ka? Opo. Noon pa po sinasabi na yan. Pero binabaliwala lang po ako. Noon pa po, yung 2002 hanggang 9 to the present po. Siyempre busy ako naghahanap ng buhay ko sa pagkain ko po. Kaya nawawala po. Eh ito na naman, parang nag-upisod binakbak nila yung bahay ko po sa likod. Kaya sabi ko, umalis na kayo. Ginaganon pa ako po. Sasabihin natin dito sa PNP, binabantaan si ma'am paulit-ulit na papatayin. At ang kinakatakutan ni ma'am, dahil meron na palang banta na kapag matulog siya, baka doon siya titirahin. Lalo pa ngayon nagsumbong na si ma'am. Saka plywood lang po yung ano na sira-sira. Eh baka pagkatapos nito, natutulog si ma'am, doon nila gagawin yung kawalanghian nila. Sige ma'am, kaya dapat talaga huwag na sila matulog doon. Baka mamaya nga may mangyari pa sa inyo. Okay, so sabihin sa PNP ha, ngayong gabi na ito, layas na itong dalawa. Kasi nga naman, sabi ni ma'am, sinira na yung dingding, yun na sigurong umpisa. Ngayon makakatawid na sila. Pagtulog kayo, hindi sa tinatawad kay ma'am, sorry. Baka may gagawin. Opo nga po. Yung lalaki po, mga 7 nandun na sa bahay nila po eh. So ang gagawin na lang natin, 5 o'clock, patanggalin na yung mga gamit. Okay. And then pupostyan nila mga polis. Okay. So ang gagawin po natin, Nay, pag uwi nyo, mamaya mga 5 o'clock, okay, yung mga gamit nila, alisin natin, dalhin natin sa barangay. Tapos magpupostyan ng mga polis doon na hindi na sila pwedeng pumasok, okay?